Ika-isa ng Abril, Miyerkules, sa ikalimang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, "Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan." Sumagot sila sa Kanya, "Binhi ni Abraham kami, at hinding-hindi kami nagpaalipin kanino man. Paano mong masasabing magiging malaya kayo?" Sumagot sa kanila si Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo na bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ngunit hindi nananatili ang alipin sa pamamahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, totoong malaya kayo. Alam kong binhi kayo ni Abraham, ngunit hangad ninyo akong patayin, sapagkat walang lugar sa inyo ang aking salita. Ang nakita ko sa Ama ang sinasabi ko, at ang narinig ninyo mula sa inyong Ama ang inyo namang ginagawa." Kaya sumagot sila sa Kanya, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung mga anak kayo ni Abraham, ang mga gawa ni Abraham ang inyo sanang paggagawain. Mga gawa nga ng inyong ama ang inyong ginagawa." Kaya sinabi nila sa Kanya, "Kami ay hindi mga anak sa labas. May isang ama lamang kami, ang Diyos." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako galing at ako'y pumarito. Dumating ako hindi sa ganang sarili ko, kundi siya ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan." Mayroong mga sumusunod sa Panginoong Jesus sa paraang animoy ningaskugon na masigla sa simula, subalit kapag nahamon na ng kanyang salita ay tumitigil na sa pagsunod sa kanya. Ang salita ng Panginoon ay totoo at makatotohanan, kung kaya marami ang nahihirapang tanggapin ito. Mahirap maintindihan ang katotohanan dahil kadalas ay nais lamang marinig ng marami ang mga bagay na nais nilang marinig. Masakit marinig kung ano ang totoo. Ang tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo ay namamalagi sa kanyang salita, ng katotohanan. Maaari lamang nating maintindihan ang katotohanan kung hindi tayo bibitiw sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Ang kanyang salita ang siyang gabay natin upang matanggap natin kung ano ang totoo sa ating sarili. At kung matanggap na natin kung ano ang totoo sa ating sarili, saka pa lamang tayo maaaring magsimula upang baguhin ang hindi magagandang bagay na karaniwang umaalipin sa atin at naglalayo sa atin sa Diyos. Pagsasagawa, tunay ka bang alagad ng Panginoon na nakikinig sa kanyang salita? Tanggap mo ba kung ano ang totoo sa iyong buhay at pagkatao? Handa ka bang magbago sa diwa ng katotohanan?